Alam mo, kung naniniwala ka talaga sa destiny, dapat hindi ka lang nakaupo dyan at naghihintay. Malay mo, naghihintay lang din siya para sa'yo. Kaya dapat samahan mo ng pagsisikap. Mag-explore ka. Hanapin mo siya. Baka kasi mamaya pareho kayong nakaupo at naghihintay lang. Eh, paano na yan? Paano nyo matatagpuan ang destiny nyo kung pareho kayong walang ginagawa? Ay, nako. Galaw-galaw din kapag may time. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Bakit ba? Kinakabahan ako? Eh, hindi naman to yung unang pagkakataon na nadama ko ang bagay na matigas na to na nagtatago sa pagahita ng mga hitaan niya. Kung sa bagay, tulog siya ng mga panahon na yun. Nakakakaba pala kapag gising si Jasper. Parang nakakatakot. Yung tila ba, kapag kumontra ka sa gusto niya, eh, magiging marahas siya bigla sa'yo. Pero, paano ba maging marahas si Jasper? Parang gusto kong makita at maranasan ang karahasan mula sa kanya. Ben, mamaya ha. Alam mo na. Uwi ka ni Jasper habang ito kumakain kami. Ha? Ang alin? Uwi ka ako naman. Kunwari wala akong alam. Pero, alam ko naman talaga yun. Ben, mamaya mo malalaman. Bilisan man ako kumain dyan. Wika ni Jasper. Naaba, yung mga tingin nyo, kakaiba talaga. Parang marahas at tila ba, may mangyayari talaga mamaya na kakaiba. Baka siya ang gulating ko mamaya. Hindi niya alam ang mga kaya kong gawin. Kaya ito, matapos makakain, si Jasper na yung nagugas ng mga kinainan. Ako naman, eto. Naligo na ako. At alam niyo na siguro ang ritual ng mga dapat gawin bago sumabak sa laban. Dapat malinis na malinis. Kaya eto, napakatagal ko talaga sa bahay niyo. Kaya nung matapos ako, parang kinakabahan ako. Pagpasok ko sa kwarto namin ni Jasper, hala, ang dilim. Kaya ito, binuhay ko ang ilaw. Kaya lang nakita ko si Jasper. Wala siyang kahit anong suot habang nakahiga sa kama. Naanimoy pagkain nakahain na handa ng kainin anumang oras. Kaso medyo nahiya ako, kaya pinatay ko ulit ang ilaw. Nakatitig kasi sa akin eh. Para tuloy akong kinabahan. Kaya ito nung nasa salid na ako, di na ako nagbihis. Dumiretso na ako sa kama. Naupo at naghintay ng hudyat. Tahimik at tila ba, amin lang ang bawat sandali. Tila ba walang makakapigil sa mga mangyayari. Pero medyo kinakabahan talaga ako. Ben, ano pang hinihintay mo? Kain na. Uy ka ni Jasper. Lalo tuloy ako kinabahan. Tapos hindi ko maigalaw masyado ang katawan ko. Kinakabahan ako ng sobra. Tapos ito,
Gumalaw na si Jasper. Akala ko, gagawin na niya ang maging marahas, kaso eto. Tumayo siya mula sa pagkakahiga at naglakad patungo sa may pintuan. At eto, nagliwanag sa buong paligid. Binuhay kasi ni Jasper ang ilaw. Mas lalo tuloy ako nahiya. Naliwanag kasi. Tapos eto, papalapit na siya sa akin na animoy. May nakatutok na baril. Grabe. Tutok na tutok sa akin yung sandata na yun habang papalapit siya. Nakakatakot pala sa maliwanag. Kitang-kita ko ang lahat. Tapos ito, tumayo siya sa harapan ko habang nakaupo ako. Ang ginawa ko, tumingin ako sa mga mata ni Jasper. Hindi siya nagsasalita. Animoy nangungusap ang kanyang mga mata na kahit di niya sabihin, alam ko ang nais niyang iparating. Kahit kinakabahan ako, eto, ibinaling ko ang atensyon ko sa isang galit na bagay na halos humampas na sa mukha ako. Para ako nauuhaw sa mga sandaling to. At mula sa harapan ko, nakikita ko ang magpapawi ng uhaw na nararamdaman ko. Kaya naman, hinawakan ko na ang papawi sa uhaw ko. At pansamantal akong pinikit ang mga mata ko. At ewan ko ba? Pero, ginawa ko na ang bagay na alam kong hinihintay ni Jasper na gawin ko. Sa paglapat pa lang sa labi ko ng malaking tukso na pinakamasarap sa lahat, hindi ko na napigilan na isagad ang pagkain sa pinakamasarap na luto ng langit na natikman ko. Mas masarap sa pakbit. Yung tipong kahit naghapunan ka na eh, parang gutom na gutom ka pa din. Saglit ko ngang binuksan ng mga mata ko. Tapos ito, nakita ko si Jasper na nakangiti habang nakatitig sa akin habang kumakain ako sa harapan niya ng pinakamasarap na natikman ko sa pangalawang pagkakataon. Saglit akong tumigil at ngumiti. Tapos, nakipagtitigan ako. Ben, second time mo na ba yan? Bigla ni Jasper, napangiti tuloy ako. Kasi, bakit niya nasabi yun? Kaya ito, bahala na. Oo, pangalawang beses ko na to. Wika ako. Sabi na nga ba, ikaw talaga Ben, ang hilig mo sa nakaw na sandali. Teka nga, ikaw naman. Wika ni Jasper. Nagulat ako, di ko inasahan ng mangyayari kasi naman. Si Jasper, ito tinulak ako. Napahiga tuloy ako sa kama tapos napapikit na lang ako. Kasi naman, grabe. Hindi ko may paliwanag yung pakiramdam na nararamdaman ko sa ginagawa niya. Hinayaan ko lang na gawin niya ang gusto niya. Okay lang sa akin na kahit ano. Masaya naman kami. Kaya naman, mula sa maliwanag na silid kung nasan kami, naramdaman ko ang pagmamahal na inaasam ko. Hanggang sa, ayan, 60 plus 9 ang nagaganap. The best pala ang 60 plus 9. Kaya lang, nung matapos ang math class, eto na, PE class naman. Acrobatic subject na po kami. Nakakatakot ang acrobatic class namin ni Jasper. Kasi naman, eto, pinatong niya sa balikat niya yung mga binti ko. Tapos eto, nagsimula na kami sa acrobat sa PE subject. Akala ko masaya siyang gawin. Ganun kasi sa napapanood ko, masaya lang.
Nakangiti pa nga. Kaso nung nangyari na sa akin, wala na ako nagawa. Kahit pigilan ko, hindi ko napigil. Hindi siya masaya sa umpisa. Napakasakit. Pero aba tumatagal. Aba, teka lang. Parang nagugustuhan ko na. Kaya eto, di ko na namalayan na ang PX subject na to ang pinakagusto ko sa lahat. At nung mapagod si Jasper, nahiga na siya kaya eto. Inupuan ko ang PE subject ko. Grabe, abot langit talaga. Siguradong uno ang grade ko. Pasadong pasado. Kaya naman, nung alam ko matatapos na ang PE class namin ni Jasper, ibinigay todo ko na yung performance ko. At eto, sinagad ko na yung lakas ko para siguradong uno talaga magiging grade ko. Napasigaw pa ako pero mahina lang. Tapos eto, naramdaman ko ang init sa kaloob-looban ko. At ako naman, nagpaulan sa dibdibang labanan sa PE subject. Sa wakas, natapos na ang klase. Nakakapagod. Napayakap na lang talaga ako kay Jasper. At eto, sa pagpikit ko ng mga mata ko, wala na akong maalala, basta ang mahalaga, masaya kami pareho. Alam ko yun. Sana naman uno ang grade ko sa subject na to. Kasi binigay ko lahat ng lakas ko at performance na kaya ko. Kaya kapag di talaga uno, ay nako. O siya, paano ba yan? Matutulog na ako. Good night sa inyo.